magpapano lang sa pista. Sila na lang po yung kausapin. And that is Fox Jerry Manila. Shout out to John. Woo! Hello po, maganda nga po. Nandito po tayo ngayon sa Earn Show. Kasama po ako ngayon ng grupo ni na Kagawad Lino. Ginagawa na pong immobilization notice. Dito po tayo ngayon sa may terminal ng Florida Bus. Isang Toyota commuter. Kanya kuya. El Grandia pala po, isang Toyota Hiace. Time check, 1:02 ng hapon. Ayan, nabati po tayo. Yung pala yung may-ari. Dito po tayo ngayon sa Earn Show. Dito po tayo ngayon na Loyola Corner Vicente Cruz. Sa may taba tayo ng 7-Eleven. Double park po. Sa likod po kinabitan ng clamp kasi medyo lowered. Corolla Altis po pala. Sinusulatan na ng officers sa MTBB clamping. Si Jeric. Clamp number 223. Nandito po tayo ngayon. Nasa grupo ako ni na Kagawad Lino. Kanina pong umaga yung first operation. Nasa bagong team leader po ako kay Sir Alfred Di Guzman. Ayun, bumaba na yung okay na, nagawa na ng immobilization notice. Abante po. Loyola pa rin po tayo. Loyola Street. Ito po, walang tao. Isang Ford Ranger. Kaya lang po, nakabitan na ng clamp. Wala pong tao. Clamp number 215. Makikita nyo naman po dito, may mga sign, no parking. Ngayon, turo ko lang. Nilalagyan lang din po nila ng plastic para kahit umulan, di mabasa yung notice. Aming kinabitan rin po ng clamp sa unahan. Isang Honda CR-V. Andito po yung driver, kaya lang nasa may gitna na. Loyola Street, corner Prudencio po tayo. Pakita lang natin, Prudencio, corner Loyola Street. Sampaloc, Manila po tayo. Si ma'am pala dito sa dental. Customer nila. Ginawa na po ng notice. Alam ko yan.
Ah, si tatay yata yung dito sa Ford Ranger. Abante na po tayo. Pakita lang din po natin yung naklap na dalawang sasakyan. Pakita po natin. Dito po tayo ngayon, Davitan Street. Sa may corner tayo ng Maseda, sa may 7-Eleven. Ito po isang Toyota Innova. Dito po tayo ngayon sa may corner ng Basilio Street. YouTube po. YouTube ma'am. Subscribe niyo na lang po yung ano, Pops J Manila. Pops J Manila po. Oh, shout out sir. Shout out kayo sa Itiri. Ayan. Sa inyo po. Ginawa na po ng notice, nilagyan na rin ng plastic para hindi mabasa. Maseda po tayo. Ito isang Honda Toyota Vios po. Pinapitan mo na po ng clamp. Sinusulatan na rin po ng immobilization notice ni Jeric. Nakikita nyo naman po yung pwesto ng kotse o sasakyan. Nasa kalsada mismo nakaparada. Wala rin pong tao. Mukhang babagsak na po yung ulan. Time check po natin. 1:32 ng hapon. Abante na po tayo. Eto po, Honda City. Maseda pa rin po tayo. Nakikita nyo naman po, tinakpan na yung daanan ng tao sa sidewalk. Pakita lang po natin yung pwesto ng sasakyan. Ito po yung dapat yung daanan ng tao na wala na. Meron din po isang van sa kabila. Ang kakabitan din ng clamp. Nakikita nyo naman po yung pwesto, nakabalagbag na. Isang Mitsubishi na van. Yung pwesto ng sasakyan po nakabalagbag. Ilang sidewalk labas na yung puwet ng sasakyan sa kalsada. Kailan po natin na gagawa ng notice. Delica. Mitsubishi. Makita nyo naman po malinis yung habaan ng Maseda.
pa nila ako sa pista. Sila na lang po yung kausapin. Ayan, iniwanan na po yung notice. Gusto nila mangyari dito, babayaran. Hindi po tumatanggap ng bayad dito. Sa impounding area po yan, sa Central Market. 900 pesos po, penalty. May resibo naman po yan. Thank you for watching.